Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mula sa Paphos, si Pablo at ang kanyang mga kasama ay naglayag at dumating sa Perga ng Pamphylia. Ngunit humiwalay sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem. Mula sa Perga, nagpatuloy sila at dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Matapos ang pagbasa sa ilang bahagi ng mga aklat ng kautusan at ng mga propeta, nagpasabi sa kanila ang mga tagapamahala ng sinagoga. Mga kapatid, kung mayroon kayong iaaral sa mga tao, magsalita na kayo. Kaya tumayo si Pablo at sinenyasan silang tumahimik. Mga Israelita at mga taong may takot sa Diyos, makinig kayo. Ang Diyos ng ating bansang Israel ang humirang sa ating mga ninuno. Sila'y ginawa niyang isang malaking bansa, samantalang naninirahan sa lupain ng Ehipto. Inilabas doon sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan at pinagtiisan sa ilang sa loob ng halos 40 taon. Pagkatapos niyang lipulin ang 7 bansa sa lupain ng Kanaan, ipinagkaloob sa kanila ang lupain ng mga iyon sa loob ng halos 450 taon. Pagkatapos, sila'y binigyan niya ng mga hukom hanggang kay Propeta Samuel. Nang humingi sila ng hari, ibinigay sa kanila ng Diyos ang isang lalaki mula sa lipi ni Benjamin, si Saulo na anak ni Sis. Naghari si Saulo sa loob ng 40 taon at nang siya'y alisin ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa kanila. At ganito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David na anak ni Jesse ang lalaking nakalulugod sa akin, isang lalaking handang tumupad sa lahat ng iniuutos ko. Mula sa angkan ng lalaking ito, ipinagkaloob ng Diyos sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihat talikdan ang kanilang mga kasalanan at pabinyag. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, "Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo, ngunit siya'y darating na kasunod ko. At hindi ako karapat-dapat kahit tagaalis ng panyapak." Ang Salita ng Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw at sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin, ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahira ng banal na langis, kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Ang pagtatapat ko't pag-ibig na wagas ay iuukol ko't aking igagawad at magtatagumpay siya oras-oras, ako'y tatawaging ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nang mahugasan na ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga alagad, sinabi niya sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Kung nauunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Hindi para sa inyong lahat ang sinasabi ko, nakikilala ko ang aking mga hinirang, ngunit dapat matupad ang nasasabi sa kasulatan. Ako'y pinagtataksila ng taong pinakakain ko. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung ito'y mangyari na, ay manalig kayo na ako'y si ako nga. Tandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko'y tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyo lahat. Purit pasalamatan natin ang napakabuti, napakabait na Ama sa Langit sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon na paglinlayan ng salita ng Diyos.
Naniniwala po ako, mga kapatid, na nilove ng Diyos na tayo magkatipon-tipon. Kasi kung di nilove ng Diyos, wala tayo ngayon. No? Kaya hingin natin ulit ang banal na Espiritu na sumaatin upang mapaglinayan natin at mabigyan liwanag at mabigyan inspirasyon sa ating buhay. Minamahal naming Ama sa langit, kayo po'y naparito makinig sa salita ng Diyos. Sana po, Ama, ipadala mo sa amin ang banal na Espiritu na gabayan kami. Mabigyan kami ng inspirasyon upang kami ganado mabuhay at higit sa lahat maisa loob at masagawa ang iyong kalooban. Ito yun namin sa magitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Mga minamahal kapatid, napakinggan natin sa unang pagbasa na si San Pablo ay isinalaysay niya yung our history of salvation, kasaysayan ng ating kaligtasan. Nagsimula sa lumang tipan hanggang sinabi niya sa huli, si Jesus po ang sentro ng ating kaligtasan. Center, no? Sinima kay Moses, etc. At ang nagkaroon ng kaganapan, the fullness ng ating kaligtasan ay nung si Jesus ay nagkatawan tao, namuhay sa atin, nagturo, at siya po'y nag-alay ng kanyang buhay sa pagkamatay sa krus at muling pagkabuhay. Kaya mga kapatid, ito po'y mabuting balita na gusto'y paliwanag, ipahiwatid ni San Pablo, mabuting balita. Kaya sabi ni Jesus, ang mabuting balita, ang kaharian ng Diyos ay nandito na, kayo magsisi at magtiwala sa banal na ebanghelyo. Yun po ang mensahe. That's the essence ng ating banal na ebanghelyo, the good news, yung pang essence noon. Kasi alam natin mga kapatid, gaya na sinabi San Pablo, bago dumating si Jesus, ang mundo po ay lubog na sa kasalanan. Ang naghahari na po ang demonyo. Wala na makapasok sa langit. Kasi sobrang ating kasalanan na kahit anong pagsisisi natin, kahit naihari mo yung sarili mo, hindi na po yung bayaran ang ating kasalanan. It's a principle of justification. Hindi po pwede. Tao, kakalabanin mo ng Diyos kaya I'm sorry. Hindi na po kasi tao tayo eh. Pero ang ating Ama sa lahat, hindi tayo hinayaan mabuhay sa kadiliman ng kasalanan. Kaya anong ginawa ng Ama? John 3.16, ganun na lang pag-ibig ng Diyos na ipinadala ng kanyang anak. Upang yung sumasampalata sa kanya, hindi papahamak, bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. May nagtanong, Father, kung si Jesus ay namatay sa lahat, sabi niya, ay, ligtas na lahat. Malinaw po, sabi ng ating Panginoon, sa San Pablo. Sabi niya, if you don't believe in Jesus, you'll die in your sins. Kung di ka na sumasampalatay kay Jesus, mamamatay ka pa rin. No? Kailangan pong sumampalataya kay Jesus. Kahit namatay siya para sa iyo, kung di ka mo naniniwala. Kaya sabi niya, sabi ni Jesus, repent and believe in the gospel. Yung repent po dito, hindi yung nagsisisi sa iyong kasalanan. Hindi po, yung change of heart. Kaya dahil yung change of heart, na si Jesus dapat ang number one sa ating buhay. Yun po ang repent, change of heart. Kasi akala natin si Jesus ang number one sa ating buhay. Ay ginagamit lang pala natin si Jesus sa ating buhay, no? Alimbawa yung nakwento ko sa inyo noon, yung isang Chinese na nagsisimba doon sa amin sa Christ the King Seminary. Sa aming ano, na alas araw ang nagsisimba. Oh, tapos sinanong ko, oh, mukhang yatin pala yung nagsisimba. Oh, Father, kasi ako tatag ng negosyo. Ay gusto ko online, kaya ako simba ng simba. Sabi niya. Di, okay, eh, I also prayed for him. Pero after one month, di na namin nakita. Kailan ako yung Eucharistic minister. Wala na yata yung Chinese din nagsimba. Oh, Father, kasi ang kanya, negosyo, bagsak eh. Tingnan niya. Sino ang number one sa iyong buhay? You know? Meron ako naging kaibigan doon sa Chicago. Nag-aaral po ako sa Chicago. Na nurse, Pilipina nurse po. Binigyan ko na retreat na sa Pilipinas. Tapos nakita kami sa Chicago. Well, nung pagdating sa Chicago, nag-born again po siya. Pero okay lang sa akin kasi nagbago siya. Eh. Hindi na nangarilya, hindi nagsusuga. Very, at saka everyday nagbabasa ng Biblia. Sa fellowship, sa Saturday, nag-attend siya. At saka yung sa kanyang mga bell altruist, di ko na ba? And then, ay, pati mahal na mahal niya yung pamilya niya. Almost more than, yung one half ng kanya, or more than one half, ibinibigay sa pamilya niya. Ay isang araw tumawag sa akin, Father Titus, sabi niya, ang tatay ko may sakit, please pray for him. Yes, going to pray for him. So, pinagdasal din. Pero after 1 month and 2 weeks, namatay yung father niya. Alam mo nangyari? Nakakalungkot.
Simula na hindi na binuklat ang Biblia, hindi na nag-attend ng fellowship, at kung nakikita kami sa Father, please don't talk about God. Sino ba number one sa buhay niya? Malinaw, pamilya. There's nothing wrong, pamilya, sa negosyo, sa ating mga trabaho, pero conversion means seek first the kingdom of God. Ano mga bagay na naidarating na? At believe in the gospel, ibig sabihin believe in the gospel, to believe that God loves me, mahal ako ng Diyos, in spite of mga sufferings, trials, undergoing. In spite of, no? Kasi kung minsan ay may mga trials yung naman tayo na tumitiwalag tayo, gaya nangyada sa kaibigan ko. Yung isang kulihala na nasawi sa pag-ibig, sabi niya, dasal ang dasal daw siya, isa lang hiningi sa Panginoon sa pagdala, nasa niyang boyfriend siya, ay siya na, silang dalawa na. Eh, nakita niya sa ibang bahay. Ayaw na magsimba. Oh. So believe in the God, in spite of my trials, I still believe that Jesus is my Lord. And not only that, also in times sinfulness. Yan, medyo mas bigat yan eh. Na kung minsan na lahat tayo makagawa ng kasalanan, so heavy, so grave, that we could hardly forgive ourselves. We could hardly forgive ourselves. Yung mas mahirap yan eh. Yung believing means this, believe in the gospel, ibig sabihin na kahit ako nagkasala, ako pa rin ay mahal ng Diyos. Nung pumunta kami sa Indonesia, mayroon kayong meeting ng mga formators. Mayroon isang case na pinag-aralan namin, isang pare, very young priest, naku talaga, very promising. Magaling mag-preach, mag-organize sa mga youth, mahal na mahal din siya matatanda. Ay kasi isang araw, na-inlove sa isang katekista, na-inlove na naman. Siguro hindi lang mapigil ang bawat sandali, nagyakapan doon sa sakristi. Ay, may nakakita. Kung ang Diyos kang ginawa sa kanya, itiransfer sa isang paris. Alam niyo, isang buwan, hindi siya lumabas. Nagkulog, pinapakain na lang ganun. And we try to analyze it. He cannot forgive himself. He cannot believe that in spite of what he has done, he's weak, mahal pa rin siya ng Panginoon. Kasi kung mananiwala siya na mahal pa rin siya ng Panginoon in spite of what happened, babaliwan, he can, life will go on. Believe in the gospel. In the gospel today naman, napakinggan natin, this is the last supper eh. Ito yung last supper. Pagkatapos ay, after washing the feet of the apostles, umalis na si Judas. Alam, pinin Jesus Christ, lungkot na lungkot. Kasi what happened to Judas? Out of many disciples na pinili ng Jesus Christ, 12 naging close sa kanya at pinili niya. And one of them betrayed him, si Judas. Alam nyo, ilang best siniwarningan na si Judas, na he might betray Jesus. Hindi nakikinig eh. Hindi nakikinig eh. Pero, well, may mga nagsasabi si Judas, tamal niya si Jesus. Kasi akala daw ni Judas, ngayon before na si Jesus ay nakaka-escape, eh pagkakanunod siya po 36 pieces of silver, mag-escape ulit si Jesus Christ. Kaya makaisa niya yung mga parin. Ayun sabi na one of the speculations. Ay kaso ng Jesus Christ, hindi na nag-escape. Hindi na nag-escape. Hinuni siya at nakita na nakikita. And then he could again forgive himself. Kaya po ay siya nagpakamatay. Ibang-iba si St. Peter. Si Peter, pareho-pareho actually problema nila eh. Kasalanan nila eh. Ang maganda kay St. Peter, nagsisi siya. Minsan sila nung kay Jesus Christ si Peter, oy, ikaw ba'y alis din? Magandang sagot ni Peter kay gusto-gusto ito eh. Lord, to whom shall I go? Lord, saan ako pupunta? Kundi sa iyo lamang. Kaya mga kapatid, gayain po natin sa Peter na kanyang pananampalataya. No? Nag-trials din, may pagsubok, at even then, with that time na siya pinagkasala, hindi po tinuwalag kay Jesus. Siya kumapit sa Jesus dahil mayroon siyang pananampalataya. Amen. They were mine. We could only imagine
world, all alone and unwelcome in his own, just another stranger. Saw when he closed his eyes for the last time.